Miss Grand Philippines Nikki De Mora, saan nga ba nagkulang para hindi makapasok sa first cut ng Miss Grand International? Sa katatapos lamang na Miss Grand International ay ligwak nga ang pambato ng Pilipinas na si Nikki De Mora, ayon sa iba, okay lang na hindi siya napasama at hindi iyon ganoon kasakit dahil hindi naman sila umano nagkumahog sa mga pa-voting ng may-ari na si Mr. Nawat Itchara Grisel. Ayon sa kanila, gawin na lamang iyong experience ni Nikki para sa mas malaking pageant na pwede pa niyang salihan in the near future tulad na lamang ng Big Four pageant in the world na kinabibilangan ng Miss Universe, Miss World, Miss Earth at Miss International, dahil alinman dito di umano ay pasok na pasok ang beauty niya. Ngunit saan nga ba nagkulang si Nikki para hindi mapabilang sa first cut ng Miss Grand International? Noong na maganda talaga siya, with natural beauty, great figure, poised, elegance at matalino, pasabog din ang kanyang national costume, ngunit dahil iyon ay Miss Grand International, maaring hindi sapat ang mga iyon lamang, alam naman natin na ang gusto ni Mr. Nawat Itchara Grisel ay yung tipong eksenadora at papansin sa stage, para more issue, at pag-uusapan ang pageant niya, at dahil nga elegance ang pinakita ni Nikki, maaring hindi iyon naka-impress kay Mr. Nawat at sa kanyang panel of judges, isa pang tinitingnang dahilan, ayon naman sa mga Vietnamese fans ay di umano sumali si Nikki sa singing challenge ng pageant dahil katwiran niya ay hindi siya singer, isa umano iyong malaking kabawasan sa score niya, at siyang naging dahilan kaya siya naligwak, ngunit iyan ay haka-haka lamang ng mga Vietnamese fans. Samantala, naglabas naman ng kanyang pahayag si Mr. Nawat, hinggil sa pagka-out top ni Nikki at ayon sa kanyang live, matapos tawagin ang top 20 ay nag-walk out paalis ng stage si Nikki, kahit pa nga may mga security ay walang nakapigil sa kanya, maging ang kanyang national director ay hindi siya napigilan, hamon pa ni Mr. Nawat magbibigay siya sa makakahanap kay Nikki sa stage after matawag ang top 20, iidinagdag pa niya. Hindi niya kasalanan kung ligwak man ang Pilipinas sa kanyang pageant, ang may problema ay ang MGIPH dahil maling kandidata di umano ang ipinadala nila, ngunit ang linyang ito ay sinabi na rin niya noon kay Samantha Panlilio, ang sabi niya noon, maling kandidata ang ipinadala ng Pilipinas, kaya ligwak si Samantha noon, ngayon, sinasabi na maling kandidata rin si Nikki. Naririto ang bahagi ng live ni Mr. Nawat kung saan sinasabi niya na nag-walk out si Nikki after matawag ang top 20. Panoorin po natin. If your candidate not going to join, so many things, not going to join, a lot of things. Especially after not top 20, she quick back, pack, and go out from the back step. Even so many people, security, going to talk because we invest a lot of money, almost 1 month, to make a good show. A lot of rehearsal, we pay a lot, but she don't care anyone. She want to skip, she want to walk. She not polite to everyone around her to run out, not going on the stage. And the director, he come from front side to back stage, agree with her, take her back immediately. What do you think? Did you try to the world, to others? Yes. This is the real story. You can see her after top 20 on the stage. Did you see her? If you see her, I give you $1 million. It's difficult to work with her. It's very difficult to cooperate every day until the end of the day. She did what she want. She don't pay attention to others. She don't respect, she don't responsibility. We training the show, eight part of show. It's very difficult, we lose a lot of money. At iyan nga ang mga masasakit na salitang ipinukol ni Mr. Nawat sa pambato ng Pilipinas na si Nikki De Mora. Upang dito ipukol ang sisi kung bakit hindi siya napili bilang makasama sa top 20, anong masasabi mo rito? Katanggap-tanggap ba para sa iyo ang mga sinabing ito laban sa ating representative sa kanyang pageant? At matapos nito, dapat pa bang magpadala ang national director na si Mr. Arnold Vega Fria ng magiging representative next year? At sa huli, sinabi na naman ni Mr. Nawat ang palagi niyang ipinangangako sa mga Pinoy. Ang ganito. Next year, you're gonna be here.
Anong masasabi mo rito? Please like and subscribe. Thank you.